papalangin yung pilyong habanero. Ang una nating magiging video ay kung paano magpadami ng habanero. Isa ito sa pinaka maanghang na sili. Isa lang, pero mas marami pa silang mga sili na maanghang. Ngayon, una nating tatalakayin ay kung paano magparami ng habanero. So, mula sa pagpupunla hanggang sa paglaki ng mga sili, i-share ko sa inyo. So, ito ang una nating video. Unang vlog. Medyo amateur pa tayo, pero okay lang yan. So, malalaman natin dito kung paano magpunla kahit sa hindi ganun katabang lupa. Dahil ang hilig naman ng mga sili ay yung mga lupa na medyo acidic. So, hindi natin kailangan ng masyadong matabang lupa. Pero, since yun lang yung available natin, yun lang yung gagamitin natin. Pero maganda pa rin yung matabang lupa dahil mas prolific yung halaman. Mas marami sila nagiging bunga. So, gaya nitong mga sili ko. Ayan. Na, gumagamit ako ng mga pataba para masuportahan yung laki ng sili. So, bale guys. Ayun. Marami tayong gagamitin. Marami, mga tatlo lang. Ganun. Ganun karami. So, una, yung punlaan natin, maliit lang. Wala tayong totoong punlaan. So, ito muna gagamitin natin. Kahit anong available sa bahay nyo. Yung mga pinagputulan nyo ng soft drinks, pahaba, putulin nyo, ganun. Pwede na kayo dun magpunla. So, punla pa lang naman to. So, meron na akong napatuyo na mga buto. Pero kukuha din tayo dito mismo dahil may nakita ko dito. Kinain ng ibon. Saan na ba yun? Ito. Ayan. Ayan. Kinain siya ng ibon. So, gagamitin natin yan. Yun na lang gagamitin natin pampunla. Pero magsusot kayo ng gloves para hindi kumapit yung anghang sa kamay niyo. Okay? So, simulan na natin sa unang part ng ating video. Pupunla muna natin yung mga buto. Okay? Yan mga kapilyong hardinero, uumpisa na po natin yung ating pagkukuha ng mga buto ng siling habanero. So, ipe-prepare na rin natin yung mga gagamitin natin. Konti lang pero pwede na rin. So, dito tayo magpe-prepare ating mga gagamitin. So, huwag nyo mahahawakan lalong-lalo na yung buto kasi yung buto mismo yung maanghang dyan. So, medyo fruity siya yung bunga niya. Yan. Kukunin natin yung buto niyan. Pupunta natin. Wala akong glove. Pwede na tong plastic labo para mahawakan lang natin. Tapos susungkitin natin yung buto. Okay.
Ito naman yung mga pinatuyo ko dati. Yan. Mga pinatuyo ko na yan dati. Kukunin natin yung seeds. Okay. Tapos na natin kunin yung mga buto. Ito nyo. Pwede na tayong magpunda. So, kunin natin yung marami nating gamit. Gaya ng sinabi ko sa inyo, tatlo. Ganun lang siya kami. Okay? Ito yung pagpupundaan natin. Ito lang natin siya ipupunda. So nakikita nyo, di siya ganun kataba na lupa. Pero ito lang yung available natin. So, kayong mag-isip na porque wala kayong matabang lupa, hindi na kayo pwede magalaman. So basta may lupa, pwede na yan. Supportahan na lang natin habang lumalaki yung alaman. So, ito. Pundaan. Para ito dito sa fresh natin na bagong kuha. Itong isa para dun sa pinatuyo natin na una. Kita nyo. Hindi siya ganun ka taba na lupa. So normal lang yan na lupa. Gardening soil. Normal lang. So pwede na to. Kung ano yung available na lupa nyo sa bahay. So, patabain nyo na lang. Ayan. Diba? Tatlo. Kamay. Pampunla na buto at pagpupunlaan na lupa. So, tatlo lang yung kailangan natin. Mga kapilyo. Ito na. Umpisa na natin. So, lalagay lang natin dito yung mga buto. Maghugas na lang ako mga kamay para mawala yung anghang. Sigurado maanghang to sa kamay. Kakalat lang natin yung buto dito. Ganyan lang. Pagpupunla ng sili. Ito naman yung pinatuyo ko na dati. Doon sa isa. Dito sa isa natin ilalagay. Yan. Kalat lang natin. Kakalat lang natin yung buto. Ganun lang kadali. Yung iba gumagamit talaga ng mga seedling tray. Pero
Pwede naman to eh. Wala naman tayong seedling tray sa bahay. Lalo na yung mga nanay na ano, wala naman pambili. Eto, pwede na yan. Pagsama-samahin dyan. Tapos tatakpan lang natin siya ng konti. Konti lang, 'wag naman sobrang kapal ng itatakip natin kasi baka hindi na siya mag-sprout, hindi na siya musbong sa bigat ng lupa nyo. Konti lang. Yan, tatakpan lang natin konti. Yan, yan lang. Lang. Yan, tap lang natin yung ibabaw konti, tapos sprayan lang natin siya ng tubig. Okay, sprayan lang natin siya ng tubig. Ito, sprayer. Yeah, pwede nyo naman diligan lang yun dyan sa ibabaw. Pwede naman yun. Kasi basa naman yung lupang ginamit natin kasi kakaulan lang. Kakaulan lang po kaya yan. Spray lang. Yan, naipunla na natin ang ating siling habanero. So, ito ang ating day 1. Okay? Tapos, i-update lang lagi natin hanggang sa tumubo na yan. Pinunla natin. Lahat ng sili, halos pare-parehas lang naman din ang pagpupunla. So, may pinagkaibahan lang sa minsan sa pag-aalaga lang, ganun lang. So, ganun din sa pagka kinakita nyo. Ito yung maliit lang ang paso ko. Dito sa mas malaki, mas marami siyang bunga, syempre. Dahil mas maraming ginagalawan yung kanyang ugat. So, kita na ko sa inyo yung bunga. Ito yung bunga ng sa maliit na paso. Ayun yung madami din. Pero itulad ng sa mas malaking paso. Ito nyo. Ito nyo yan. Mas malaki ang paso. Mas marami siyang binubunga. Kasi mas yung root system niya o yung mga ugat niya ay maraming nagagalawan. So mas marami siyang nakukuhang sustansya. So dito na muna tayo. Tapusin na muna natin tong ating pagpupunla. So ito ang ating unang hakbang para sa ating pagpaparami ng siling habanero. Yeah.
Yan mga kapil yung hardinero, tapos na natin gawin yung ating pagpupunla ng sile. So, meron talagang tamang paraan ng pagpupunla sa mga sile. Gaya ng paggamit ng mga seeding tray, hindi lang naman sa sile, kundi sa iba't ibang klase ng halaman. So, sa atin is backyard lang natin. Ito sa amin, rooftop. So, kung ano lang yung available na mga kagamitan sa bahay, since meron na akong mga lumang pinagtaniman, so yan na lang din yung ginagamit ko para sa pagtatanim ko ng mga gulay at tulad niya ng sili. So dito sa channel namin, channel ko natin, matututunan natin ng paggamit ng kung ano lang yung available natin na mga gamit para sa paghahalaman. So dito, abangan natin sa susunod na video ko. Tatalakayin natin yung tamang paglilipat ng punla. So kapag malaki na yung ating tinanim, tililipat na natin siya sa mas malaking paso. So i-video natin yun. Tapos meron pa rin tayong i-videos sa mga susunod yung pagtatanim ng mga herbs, gulay, like pechay, kamatis. So sa mga herbs, mga simple herbs lang, mga basil, ganyan. So abangan nyo yung mga susunod nating videos. Since una pa lang to guys, subscribe kayo sa channel ko. I-like and share nyo, subscribe, tapos hit the bell. So, hit the bell icon para sa mga susunod nating videos is updated kayo. So guys, maraming salamat. Ito ang aking unang video, ang inyong Pilyong Hardinero. Subscribe to my channel.